ni Pangulong Bongbong Marcos ng Special Committee on Human Rights Coordination, pinangangabahan ng ilang grupo. Tingin ng Human Rights Watch, maaaring gamitin ang tinaguriang superbody bilang pangdepensa sa mga aligasyon ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Sabi naman ng bayan muna, kung totoong sinsero ang gobyerno, dapat ay buwagin na ang NTF-ELCAC at simulang panagutin ang mga lumalabag sa karapatang pantao. Gusto rin masiguro ng Gabriela Party List na mapapatupad ang tunay na hangarin ng komite. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Commission on Human Rights. 300,000 mahihirap na pamilya target na idagdag sa food stamp program ng DSWD simula sa Hulyo. Sisimula ng DSWD ngayong Mayo ang validation at registration sa mga benepisyaryo. Manggagaling ang mga ito sa 21 probinsya na may mataas na kaso ng kahirapan, malnutrisyon at gutom. Hindi na isasama sa food stamp program ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Ilang lugar sa norte nakaranas ng malakas na ulan. Naibsa ng malakas na ulan na matinding init sa Bontoc Mountain Province. Ang pag-ulan ay bunsod ng frontal system ayon sa PAGASA. Nasa 25 bahay naman ang nasira sa landslide sa mainit Surigao del Norte. Gumuho umano ang tailing storage facility ng kalapit na minahan. Wala namang namatay o nasaktan sa insidente.